So ayan guys, maliban po sa ornamental, pwede rin tayong gumamit ng mga succulents. Hi guys! Welcome back po ulit sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Grace. And kung bago ka lang po sa channel ko, please do subscribe, like, and share na din po. So for today's video guys, ang isi-share ko naman sa inyo ay yung mga halaman na maaari nating iregalo, lalong-lalo na sa darating na Mother's Day, bukas, Sunday po. So happy Mother's Day po sa inyong lahat. So bago tayo magsimula guys, gusto ko lang batiin si Inay, si Mama, si Ate, yung mga tita ko, and sa lahat ng kakilala kong mother, happy Mother's Day po sa inyong lahat. So guys, hindi ko na kayo iisa-isahin kasi sobrang dami nyo po kung iisa-isahin ko kayo. So sa lahat ng mga nanay, happy happy Mother's Day po sa inyong lahat. So mag-umpisa na po tayo. So guys, yung mga ipapakita ko pong halaman sa inyo ay hindi ganun kamahal. Super affordable po sila. And syempre, kapag magbibigay naman po tayo ng regalo, hindi naman batayan kung gaano kamahal yung ibibigay natin sa kanila. So dapat, kapag magbibigay tayo, yung bukal sa puso natin. And tip ko lang guys, kapag kayo ay magbibigay ng regalo, katulad ng mga halaman na ipapakita ko, dapat po, lalo na kapag bagong plant parent pa lang, yung ibibigay natin sa kanila ay hindi yung sobrang alagain. Dapat po ay madaling alagaan, mabilis mabuhay. Pag ganun po kasi yung binigay natin sa kanila, may iwasan na mamatay yung halaman na binigay natin sa kanila, and hindi yun makaka-discourage na mag-alaga sila ng iba pang halaman. So, kahit ano namang halaman guys ay po pwede nating ibigay, ma-appreciate na yon ng mga nanay na bibigyan natin, lalong-lalo na yung mahihilig sa halaman. So, isa-isahin na po natin sila. So, eto guys, yung una kong ipapakita sa inyong halaman. Ito po ay bonsai material. Ito po yung busida. Ayan. Ito po ay binili na rin po ito sa amin. So maganda po itong ilagay sa terrace, although ito pong busida na to ay dapat direct sunlight natin sila ilalagay. So nilipat lang namin sila sa white pot, okay na po yung ibigay dun sa ating mga nanay. So ayan. Tapos para mas maganda po, pwede po tayong maglagay ng ribbon dito. So yan. Ito po ay isa dun sa mga halaman na ni-request nung aming mamimili. Sumunod naman, dito tayo. So ayan, hindi pa namin nariripat. Ito. Pero ito po ay may-ari na. So sa mga gusto naman pong magpahabol pa, pwede naman po kayong mag-message sa Greenleaf PH. Ayan. Ito naman po ay variegated peace lily. So, iba po yung pagka-variegation niya. So, may dalawa tayong klase ng variegation ng peace lily. Ito po yung mas marami yung color white na variegation niya. Ayan. Ayan. Ganyan po yung itsura niya. Tapos, ito po yung isang peace lily na may variegation din. So, ganito naman yung variegation niya. Unlike dun sa isa na una kong ipinakita sa inyo. So, ganyan po siya. Ayan. Ito po ay lahat ay pang regalo. Ayan. Nasa white pot lang. Tapos, pwede natin yan din lagyan ng ribbon. So, kapag ganito guys, pwede rin natin siyang takipan yung soil. So, pwede po tayong gumamit ng cocoa coir or cocoa fiber kung tawagin. Ilalagay lang natin dito siya guys sa ibabaw. Ayan, kung marami tayong ganito, pwede natin siyang lagyan para mas presentable po tignan. So, ayan. Pwede naman po ka tayo gumamit din or maglagay sa ibabaw ng cocopit. Kung wala po tayong cocoa coir or cocoa fiber, pwede naman po yung cocopit na iibabaw natin dito para hindi kitang-kita yung soil. So, ayan. Isa pa rin na po pwede nating ilagay sa ibabaw ay yung moss. Pwede po natin yun ilagay. So, yan. Ito, meron din tayo ditong African talisay. Ito, variegated. Yan. Isa rin po ito sa na-purchase sa amin na ireregalo sa kanyang nanay. So, ayan. Nakalagay lang siya sa white pot. Ganyan po yung itsura nila.
So, yan. Katulad din ito, guys. Ayan, nabili din siya sa amin. Ito naman po ay aglonema. Yung rare na aglonema po yan. Tapos, pinalagay niya sa white pot. Tapos, binalutan lang nito. So, diba, mas eleganteng tignan. Tapos, nilagyan siya ng ribbon. So, magandang-maganda na po itong present para dun sa mga nanay natin na mahilig sa paghahalaman. Ayan. Isa pa rin tong si Calathea orbifolia. Binili din po yan sa amin and ipapadeliver na po namin yan para bukas. So, ayan. Meron pa rin tayo ditong, maliban po sa mga ornamental katulad nitong African talisay, pwede rin po itong mga indoor plants. Ayan. And pwede rin po tayong magbigay ng succulents. Ayan. So, ayan guys, maliban po sa ornamental, pwede rin tayong gumamit ng mga succulents. Ayan. Tingnan nyo po ito. Ito ay isang ordinaryong succulents lang. Nilagay namin sa pot. Tapos, mapapansin nyo yung nasa loob. Ito, may mga bato-bato yun. White pebbles yun, guys. Tapos, binalutan lang ng ribbon. So, magandang-maganda na yan na pambigay sa ating mga nanay. So, po pwede rin po natin yan lagyan ng card, message card. So, maganda na po yung ibigay sa ating mga nanay. So, meron pa tayo dito. Ayan. Ito rin po ay isa sa bonsai material. Ito po yung halaman na Jennifer. So, ayan. Itong Jennifer na to, guys, mabagal siyang lumaki. So, maganda yan ilagay sa mga terrace or center table. So, ito si Jennifer, guys, ay pupwede siya sa bright and direct sunlight and pupwede rin po siya ilagay sa direct sunlight. So, ganyan yung itsura niya, guys. Ayan. Ginawa na yan ng kapatid ko. Ayan. Tapos, nilagyan siya ng ribbon. So, para mas personalize po, maglalagay na lang tayo ng card para dun sa bibigyan natin. Ayan. Meron kaming 3 pots dito. Ayan. Ganyan po siya kapag hindi nakabalot. So, pupwede rin natin tong lagyan ng coco coir na pinakita ko sa inyo kanina. Mas presentable siyang tignan. So, kahit hindi po siya nakalagay dito, basta may ribbon, okay na po yun ipang regalo natin. So, super ganda nito. Ayan. Ayan. So, meron din tayong variety ng photos. Ayan. Ito po ay Marble Queen. Ayan. Basta nasa white pot, maganda na po yung panregalo. So, ito, peace lily na may flower. Ayan. Katulad ng pinakita ko sa inyo kanina, may variegated peace lily tayo. Tapos, ito yung pure green na peace lily. So, yan. Ayan. Pwede nating haluan ng variegated and nitong pure na peace lily. Ayan. Tapos, ito. Itong dumb cane or Diefenbach siya, isa rin yung magandang regalo kasi hindi yan nangangailangan ng sobrang madaming pag-aalaga. Basta didiligan mo lang siya, okay na po siya. Ayan. Ito naman ay Moonshine, San Siberia. So, super ganda ng kulay po niyan. Ayan, nagwa-white-white yan. So, itong sunod, ito po yung Sensation, Dwarf Sensation. So, yan. Isa rin siyang magandang ilagay sa center table. Tapos, ito pa yung isang klase ng peace lily. Ayan. Kung mapapansin nyo, may variegation siya. Hindi siya white. Ayan, ganyan. Tapos, yung mga prices po nung halaman na ipapakita ko sa inyo, na ipinapakita ko sa inyo, ilalagay ko na lang din po sa screen para may idea po kayo kung magkano yung magagastos natin na magandang i-regalo sa ating mga nanay. Ayan. Ito yung lush na peach lily. Tapos medyo mataas na siya. Ganyan po. So, ayun guys. Naipakita ko na sa inyo yung mga halaman na
nabili sa amin para ipanregalo ngayong Mother's Day. So, kung gusto niyo naman po ng mas makukulay, po pwede naman po tayong bumili ng mga aglonema, po pwede rin po tayo bumili ng mga kalajum. So, may iba't ibang kulay po yun. Meron ding mga philodendron. So, maraming variety ang philodendrons. And syempre, ang importante kapag magbibigay tayo ay bukal sa ating kalooban. So, kapag ganon, mas masasayahan yung binibigyan natin and masaya rin yung puso natin na nagbigay tayo sa kanila. So, sana po yung mga ipinakita kong halaman ay nakatulong sa inyo, lalong-lalo na yung mga naghahanap ng idea kung ano yung maaari nating ibigay dun sa ating nanay. So, maliban po sa mga chocolates, maliban po sa roses, pwede rin po tayong magbigay ng mga halamang ornamental. So, para sa akin, mas practical kung magbibigay tayo ng rose dun sa ating mga nanay. Mas magugustuhan nila yan kung may kasamang puno. Kasi sa susunod na Mother's Day, yung halaman na binigay natin ay mas namumulaklak na. So, ayun lamang guys. Sana po ay nag-enjoy at may natutunan ulit kayo. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe, like and share na din po, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pang video na gagawin. Thank you for watching! Bye!